Okay, ito naman yung ating video tutorial part 2, no? So, sa unang video na ginawa ko, kung memorize nyo na o kaya nyo nang mapagalaw itong swing nang mape-perfect nyo na talagang kaya nyo nang patigilin yung hook. Sorry, lumalabo. Pag na-master nyo na kaya nyo nang patigilin yung hook, at na-master nyo na rin na kaya nyo na yung kombinasyon nito, na nitong boom up hoist down or boom down hoist up, try nyo na ngayon yung maggamit ng 3-way. So, ano yung 3-way? Yung gumagana na silang tatlo. Halimbawa nitong habang nagsuswing ka na, gumagana na yung boom down mo, tsaka hoist up. Yun, isang malaking party talaga. Yun, halos malapit ka na dun sa pagiging crane operator pag ganun. Hindi totoo yan. Yun, hindi ko lang mahawakan yung aking camera dahil gawa ka nung... hindi ko lang mahawakan yung sabi dahil gawa ka nung hawak yung aking camera. So, pag nagawa nyo na yun, ayos na yun. Tago ko mo itong ano, yung... I-clip ko lang saglit. Sensya na kayo sa iyo ngayon yung ano, anong makina, naka-aircon ako eh. Sosyalin ako eh. Okay, ito ibig ko sabihin, no, 3-way. Habang sinuswing, sabay-sabay yung pagagalawin yung tatlo, no? Habang nagsuswing ka, nagbubumap ka. So, pansin nyo, tumataas. So, habang nagbubumap ka, umaarya ka naman. So, tatlong function yung gumagana. Yan yung susunod yung pag-aaralan sa day 3 o ikatlong sampan nyo kung sakasakali. O kung hindi pa kaya, hanggang ilang pangsang linggo niyan, ayan ang lagi nyo mapapractice yung day 3. Ayan ang itong pinakamahirap siguro sa lahat na pagpapractice about sa crane, 3-way. Bola lang yan. Ayan, habang nag-swing, nagbubumap ako at umaarya. And then stop. Then break na naman tayo sa kaliwa. Habang kumakaliwa, i-boom down nyo na naman. So mapapansin nyo yung kalo sumusob-sob, itaas nyo na naman ng hook. Hoist up na naman, boom down, hoist up. Yan, papractice nyo yung mga ganyang way. Tawag yan ay 3-way. Daan-daan lang, no? Hindi na ako sa mabilisan. Lahat ng bagay ay hindi na ako sa mabilisan. Puro daan-daan lang lagi. Unang-una, nagpa-practice ka pa lang. At yun nga, wag tayo masyadong reckless. Naging reckless ka pag marunong ka na at may sarili ka ng unit. No? So parang ganyan. And then stop. Balik ka ulit. Kanan. Boom up. Pansin nyo, umaangat. Ibababa natin ngayon yan para magpantay siya. Yung ganyang way mga tol, habit na yan eh. Pag nakasanayan nyo na yan, parang halos ano na eh, automatic na sa utak nyo yung automatic na sa utak nyo na kung paano gawin yung mga gantong ano eh, gantong way. So kayang-kaya nyo na umilag pag may nakita kayong mga biglang masasagasaan, maano nyo na kagad, makagawa agad kayo ng panibagong aksyon. So memory, tawag dito sa term na yan. Lagi ko nakakalimutan. Magkakaroon na kayo ng muscle memory, no? So pag may nakita kayo na parang emergency, automatic mapapaganyan ka na lang, ganyan, iilag ganyan. Okay, dagdag ko na rin, no? Etong hoist up, hoist down, hindi siya basta simple lang na taas baba. Unang-una, huwag mong bibiglayin kagad na taas na ganun. Umpisa mo sa daan-daan, kaya minsan may naririnig kayo sa mga rigger na 1, 2, 3, yung hoist up, hoist, ano? Hoist up 1, 2, 3, bira 1, bira 2, bira 3. Umpisa mo sa daan-daan. Pag daan-daan, tsaka mo 2, 3, yung speed niya. And then pagbaba naman, daan-daan muna. Hanggang sa maging suabi na. And then stop. Emergency stop. Pag buka, bibitawan yung sable. Kahit pa paano, may balik pa rin na suabi. O, di ba walang talon? Kasi pag binaba mo yan, at bigla mo binitawan, tatalon yan eh. Pwede mag-bull yung kable mo eh. Halimbawa nito, taas, bigla mong tinigil, yun, nakapansin nyo, tumalon, iwas-iwasan nyo yung ganung, ano, yung ganung habit. Kailangan, pagbalik mo, swabe pa rin yung kanyang paghinto. Arya, tambay, medyo, may delay ng konti, di ba? Pagbira, tambay, lalagyan mo siya ng pagitan na swabe, hindi basta taas baba lang, baba, tambay. Swabe rin yung balik.
So sa umpisa niyan, lagi pa kayong tumitingin sa taas at mapapansin nyo, ito nga, hindi pala kita sa camera. Hindi na ako tumitingin sa taas kasi ako medyo memorize na natin eh. At pag talagang kailangan tumingin sa taas, tinatanggal ko to. Hanggang dito, di ba, kita yung boom ko, yan. Sa umpisa, lagi kayong titingin nyan sa boom kasi nga, pinapantay nyo tong hulog nito eh. Nagbabase kayo sa taas eh. Hanggang sa makasanayan nyo na lang na hindi na kayo tumitingin sa taas, sa hook na lang kayo lagi nakatingin. So yun, isa sa mga pinapractice din yun na hindi naman kailangan talaga sa umpisa, hindi ka titingin kasi para lang maano, diba? Pag nag-swing ka, lagi kang dumidepende sa taas sa una. Kailangan magsasabay sila. Yun. Pero katagalan, maano mo na siya, ma-memorize mo na siya. At ito nga pala, dagdag ko na rin. Kung tutusin, mas mahirap mag-swing ng kaunti kaysa sobrang bilis. Ay, hindi naman sa sobrang bilis. Yung galing ka sa malayo, halimbawa galing ako dun sa dulo, nilipat ako dito, mas mahirap pa yung mag-swing ka ng isang ganyan lang. Lalo kung naka-full extend ka. Kasi alam nyo naman, konting galaw ko lang nito, nagpa-function siya kagad. So, nagkakaroon siya ng impact dun sa dulo. Kaya mas maganda, umpisa pa lang, sanayan nyo na kagad ng dahan-dahan. And then, tsaka na kayo magmabilis. Okay? So, sana kahit paano nakambag tong video na to. At tignan natin yung susunod na tutorial natin. Okay? Ingat mga tol sa trabaho.